We're back sa ating Western Europe Regional Qualifiers and the most awaited series, sabi ni NP dito sa gilid ko, ang ating OG versus Nigma match. And I have my new set of casters na I think na-miss nyo rin, guys. Boss Alo and Ishi on my side. And sila yung magiging panel natin at the same time, ang casters natin. Sobrang excited ba kayo dito sa match natin? OG versus Nigma. Sakto lang. Saktuhan lang naman. Boring yata tong game na to, boring. Grabe naman kasi boring. Yung game na to. Eh. Not parang, so, ano, no? Hindi pwede so. Grand Finals pa. Hindi na ba Grand Finals to? Sneak, pwede maging sneak peek to. Oh? Kaya nga. Pwede maging sneak TI peek. TI Finals to eh. No, di ba? Oo, TI 9 to ah. Grand Finals ah. Hindi ba ito yun? Baka, pwede. Pero ito yung dalawang team na kung makikita natin favorites. Sa kung makikita natin sa casters prediction ng mga casters natin dito sa Lupon. Tandra nga ako eh. Si ano lang, si Dan lang yung naiba. Ano ba siya? Liquid. Eh, kaya laglag eh. Kaya nga laglag eh. Minsan nakala niya pag naiiba siya, magaling siya. Ayun, naiba. Pero usually, Nigma or OG lang talaga. I think lamang yung Nigma dun sa, ano, dun sa prediction natin. And ayun nga, kahapon, yung kung babalikan natin yung mga matches nito, na naka-asi yung mga... Sana all. Naka-asi daw. Sana all pa ganun. Yung mga teams na nakalaban nila, Hellbear Smasher, oh, lahat no. Viking.gg. Game 3 lahat. Kabado yung mga yun, kabado kaya ganun. Oh, game 3 lahat mga ano. Syempre parang minsan hindi mo alam kung play to win ba sila or play not to lose eh. Yung ginagawa nila eh minsan magkaiba kasi yan eh. Mm-hmm. Diba? Parang yung isa gusto manalo, yung isa naman ayaw matalo lang. Eh pag ayaw mo matalo, minsan ayaw mo rin malaking manalo. Malaking pagkakaiba noon, no? Sobrang safe nila maglaro. So kailangan medyo risky and ewan ko ha. Ewan ko, doon sa dalawang laban ng OG, parang same strat lang naman yung pinanalo nila eh. Hindi? Same strat lang yung pinanalo nila, yung may offlane na Alchemist. Parang gano'n naman talaga sila eh. Papalakasin yung carry, sobra-sobra yung farm, tapos hanggang di na kaya ng kalaban. Yep. Hindi ko alam kung kaya nilang gawin sa Nigma yon, di ba? Kasi yung Nigma, nakikita natin, parang kaya nilang mag-contest lagi ng mga stacks. Yun yung kaibahan siguro pag mga veteranong team na alam na nila, kailangan namin itong... Warden or kailangan namin ito i-contest kung sakasakali, di ba? Mm-hmm. So, I think yun yung magiging questions natin dito sa series na to. Kung magiging ganun pa rin ba yung strategy ng OG or will Team Nigma, ready ba sila dun sa strong strategy na pinakita kahapon na, ng OG? Na si, kanila yun eh, parang ang kailangan ang kinin ng OG talaga yung anong yun, yung strategy na yun. Kasi so far, yung series natin lahat, sila lang yung may kakaibang mga picks eh. Diba, uso naman na dati yung Ish, no? Kaso hindi nila nalabas. Bakit nga ba hindi na nauso yung ano, yung Alchemist bigla? Kasi masyado mabagal yung strat eh. Yung ganun. Saka yun nga, alam natin sa, kunyari, kung gagdali mo yan sa Chinese team or sa ibang region, masyado siyang mabagal and yung mga ganyang klaseng strat. Either mag-workout siya sobrang ganda or pa-downhill yung ano yan eh, yung kakalabasan niya. Kasi nakita natin yan, di ba? Kaya hindi nga nag-qualify yung OG. It's because they also had that Alchemist last qualifiers na, ay, nagbigay lang siya ng item and then buong game wala siyang kwenta. Or kapag hindi siya nakapagbigay ng item, mantagal ng Aghanims, anong gagawin niya buong game, di ba? So may mga ganong possibility kaya hindi siya popular sa ibang teams and sa ibang region. Siguro... dapat lang din isipin ng mga kalaban ng OG kung ganun man yung strat nila. Dapat, yung lineup nila ay kayang mag-contest ng Asians, ng Neutrals. Kasi, yun talaga yung puhunan ng Alchemist strat eh. Kumbaga, dun kukuha yun eh. Pinakamayaman nga siya, tapos biglang bibigyan ng Aghanims. Okay, nandun na sa... Parang yun yung Tangopid, no? Aha, oo, Tangopid bago. Pero, bet muna tayo. This is OG versus Nigma, so mahalaga. Then na malaman yan? Namin. Malaman ko kung kanino nga ba kayo dito magbe-bet for the game number 1. Sabi kasi, upper bracket is 4 bitches. So matatalo yung Nigma rito. Ay, ganun. Mag-home. Magma-match winner ako game 1. OG. OG mo na yan. Game 1, yan. OG. Baba, ah. Oh, Nigma yan. Yan. Oh, magkano pa pera? May game 1 si. Oh, laki ng odds niya na. To, ah. Oh, 1K mo na yan. Pag ganyan. 2K. Ay, 2 ano, times 2. Diyos ko, parang binigyan tayo ng libre mong pang-almusal yata rito. Ewan ko lang ha. Kailangan natin yan ha. Ewan ko lang yung mga tropa natin kung makikibet ba yung mga nanonood dyan. At saka kung wala
pa silang account kung magre-register sila sa ating promo code na Lupon WXC. Humapon na kayo guys, may mga live odds din dyan. So kahit in-game yan, pwede kayong mag-bet from time to time. Na-update naman yan. Totoo. Kung may mga questions kayo, syempre dito sa Phoenix Bet, ayan. And message lang po kayo sa Kuya Nick's page. Pero let's go into the draft dito yan. Dahil simula na. Malakas yata yung kay Ishing volume daw. Game number 1, Nigma versus OG. Nigma getting the hoodwink, yun yung opening pick nila. Meanwhile, for OG naman, they've gone for the Axe, the classic Seb. Pero, what do you think about this hoodwink? Siyempre, may sagot agad sila sa Axe eh. The sharpshooter. Pero, Lina. To be followed by Alina dito. Hoodwink plus Lina. Do you think this is a good combo, Ate Ish and Boss Alo? I think for the teams, yung mga starting picks nila, it's very flexible. I think ganyan yata yung nagiging tema ngayon eh. Kapag nagpa-first or first two picks ka, you don't want that hero to be set in stone agad. Gusto mo siya pwedeng i-flex. Like katulad ng Axe, pwede mo siyang in-offlane, pwede mo siyang i-carry, yung mga ganong klaseng bagay. Same goes with Lina and Hoodwink. Pwedeng 4-5, pwede maging mid si Lina. So I think that's mostly the reason kung bakit namimili sila ng gantong klaseng picks. Para ma-open up yung draft nila sa mga para makapag-react sila at least sa mga next picks ng bawat isa't isa. Pero mukhang OG they've gone for the Willow pick. So Axe is a flex pick, yes, pero Willow, I think Willow. Alam na natin kung sinong gagamit ito. And Saksa yung laging gumagamit nito for OG. And tingnan natin kung ano yung mga possible na bans dito for OG. With the Hoodwink and Lina, ano yung mga magagandang hero na kasama nito mga... Kailangan yan yung mga nag-initial stun. Kasi knowing Hoodwink and Lina, kailangan nyo yan yung may una munang stun. DK, mga DK, mga ganun. Diba, yung mga pang sure kasi dalawang stun yan. Alam mo naman, di naman sure yan. Diba? And DK so, is still open. Din. So possible na makita pa rin natin yun na for Nigma. And the last time na chinek ko itong Nigma, sobrang hiling nila sa DK. DK Apa, DK Encha, pero iba yung I think yung Lina pwede pa rin talaga maging support. So sobrang pasok yung DK na pick din dito ni MC. Wala, kita mo, ban ka agad yung Alchemist dito. Alam na Nigma yan. Huwag na natin ibigay yung Alchemist. Yan lang naman. Yun nung naman pinanalo nung OG ka. Diba? Kasi, kung isipin mo din yung mga lanes, like walang pang burst kay Alchemist or pang punish sa kanya sa laning phase, lalo kung mahihina yung carry supports. So, kaya nakaka-get away si Alchemist sa farming niya. Totoo. Meanwhile, for Nigma, meron agad silang dalawang pang-burst dito. Which is the Sharpshooter, plus the Laguna, samahan mo pa ng mga setup na pwedeng mangyari mamaya if ever na makita na natin yung third pick dito for Nigma. But, what about OG? Kailangan nga nila dito. Ay, openan nila, surprisingly. So, iniisip nila talagang pwedeng mag-mid na Lina to for Nigma. Pwede naman nilang isinko yan. Si Lina or Hoodwink, pero kasi ang gumagamit ng Hoodwink sa kanila, more on, di ko nakikita nga si GH na gano'n eh, Hoodwink eh. Nagulat nga ako ng opening pick ni Higma to eh, di ba? Usually, ang mga opening pick nila... Baka pinractice niya ano yan, ni GH yan. Kahit na dalawa lang hero minsan ni GH, baka na-practice naman niya yan, nadagdagan pa, di ba? Pero shoutout muna sa mga nanonood sa atin dyan, make sure na i-share nyo guys yung ating live stream. Madaling araw na pero maganda yung bakbakan na to. OG marami and Nigma. I'm sure maraming mapupuyat na kaabang din sa mga bets nila dyan sa phoenixbet.com. And syempre, ano to eh. Kumbaga parang ito yung pinaka-iniintay ng lahat. Kasi syempre isa lang naman yung slot for the international. And OG, napag-usapan namin kanina. Ano ba yung madedenay? Yung tripit ng OG o yung attendance ni Kuroki from TI1 to TI9? Oo nga, no? Ang daming ano eh. Paniguradong... Dami, madami. Daming nakasalanan dito sa dalawang team na to eh. And syempre, isa lang naman yung makakapasok. So for sure, may isang mabibigo dun sa dalawang nabanggit ko. Diba? And going back to the draft dito, looking for their next ban, itong Team Nigma. Ano kayo? Pwedeng kasama? Mars? Oh, Mars, pwede. Pero mga Sun King, mga ganun siguro. Pwedeng kasama na itong si Lina. With
this Medusa ban for Team Nigma, ano yung percent na ano to, mag-axe na carry or mag-axe na offlane? Lamang ba yung axe na carry dito or mas pipiliin natin yung axe na offlane ni Seb na alam naman natin, di ba? Diyan nagsimula. I think depende yata. Kasi ang hirap magsabi, hindi mo pa nakikita kung anong gagawin ng Nigma. Mm-hmm. So, depende na lang sa next pick ng Nigma dito. Guys, ayusin na yung mic. Wait lang natin. Hindi open book yung ano eh. Yung mga picks dito ng Nigma, parang ang hirap niyang basahin. Oh. So, for OG, kaya ba nila Luna and they are looking for the next ban dito for the side of OG and I think Terrorblade ba? Tingin niyo pasok dito for Nigma? Mm-hmm. Or I mean, different heroes? It's a possible option, pero may axe kasi eh. Mm-hmm. So, it's like one of those reasons kung bakit hindi pa nila pinipili si TB. Faceless Void instead yung binan nila. Nahiro din naman ni ILTW. Iniisip yata ng Nigma na offlane na to, ano? Axe to, ano? Wyvern ang sagot nila rito. So, post mid lane na ba? Oh, post pipe ni Kuroki na Hoodwing feeling ko. Diyos ko po, hindi ko po alam kung kasi ano yung... Kasi si GH kadalasan yung gumagamit talaga nila. Mamame, Nag-Hoodwing pa si Miracle? Baka mala Topson na pala to, ha? Mala Topson ang kalawan. O, Pangolier. Kaya nga eh. Ah, ito, hero ni Topson to. Pwede itong mid na Pangolier. Pero nag-pango pa rin sila, ha? Kahit na may curse na. Cursed. The irony nangyari for OG. Pero parang, likewise, for Team Nigma, nasabi ko kanina, nung dalawa pa lang yung pick nila, hindi open book yung draft nila. But with the Wyvern, medyo nakikita na natin yung sense nung picks nila. Meanwhile, for OG, parang hirap pa rin ma-determine kung sino ba yung mag-offlane, sino ba yung mag-carry, sino ba yung mag-mid. Dahil, syempre, si Topson, medyo kakaiba din yung mga hero niyan. Kahapon, Earth Spirit na mid. Naka-Echo Saber, naka-SY, naka-Heart. Sobrang kunat, pero nangyari pa rin sila dun sa game na yun. And, ano to? Ito na, lalabas na dito kung anong role nung ano. Anong plano nila, no? O baka hindi, kasi magpipick sila ng carry ba dito? Baka gusto lang ulit. Hindi, pwede nga offlane muna. Offlane muna. So, sasama nila sa Lina or Hoodwink. So, position. Di mo alam kung alin yung mid dyan, kung Hoodwink or Lina. Yan pero kung ikaw yung tatanungin, anong mas gusto mo makita? Hoodwink na mid o... Kasi Lina most likely yata, ano na to eh. Oo, most likely yata Pangolier mid na to, like ni Topson. Kasi hindi naman na nagaganyan si Seb eh. Totoo. Yeah. Hindi, yung 4 nila, si Saksa. Ay, kaso hindi naman din nag-dark pillow yata. Hindi, sakto lang nag-dark pillow din si No-Tail. Pero usually, sa No-Tail hero? But speaking of yan mga players na nabanggit natin, tingnan naman natin, silipin natin yan kung sino nga ba yun nasa head-to-head matchup natin. Brought to you by Enervon Active. No-Tail, yan, nabanggit na nga natin. Ay, ano tinatawag ni No-Tail? Baka may tinatawa. Banana? Ana? Wala na eh. Tapos na. Tapos na ang era ni Ana eh. Baka pwede magpahinga na muna talaga, no? Alam nyo ba na parang meron din na haka-haka na pagka natalo ang OG dito, magpapahinga na rin si Topson? Ay, sabi kasi kukuha yata sila sa Southeast. Ay, nasabi. Ay! Hindi ko alam, guys. OGAG yata, guys, ang mangyayari. Ewan ko lang. Abangan, guys. Malay nyo naman, no? Chismis yun ah! Pag galing sa'yo, parang mapapaisip ka. Bahala sila, basta. Hindi ko man sinasabing may Southeast Asia player. Ay, nasabi ko. Ay, ano? Ba't ko nasasabi grabe ko? Pero yun eh, kung hindi makapasok yung OG dito. Yun ang hindi ko rin alam. Diba? Bahala sila dyan. Kung makakapasok sila, syempre. Basta ako, may mga alam na ako na team na bumubuo na ng super team. May naputulan na rin ng isang pakpak. Aw! Yung aw iba, hindi lang pakpak ang naputol. Aray! Pakpak, pati yung paa, naputol na. Naku po! Ulo na lang yata natitira dun. Ewan ko lang ha, yung ulo, medyo gumaganong-ganong na rin yung ulo. So, abangan nyo guys kung yun. Sino nga ba yun? So, ay, naku. Para maabangan nyo yun guys, follow na kayo dito sa Kuya Nick's page o kaya kaila, yan, kay Boss Alo. Bahala kayo guys. Marami chismis yan eh. Basta may, iniipo ko lang yung mga chismis para pag isang confirm na. Patay. Pwede na. Lalabasan na ng ano dyan. Oh, okay. Mara, siguro malalabas naman yan sa mga susunod na araw. Abangan nyo. Mm-hmm. Tignan natin, pero yun na nga. Lumabas na rin dito yung plano oy, ng Leshrac, OG. Leshrac pick. Anong to? Oh. Leshrac ng
si Sumil, kahapon gumamit siya ng Lesh Rock na ano carry. Carry? Kaso, ay, oo. Oh, ang problema na dyan din sila. Nagtataras. Natalo din sila talo sa game eh, na yun no? Eh. Oo, yun yung magkasama yung Lesh Rock plus Earth Spirit. Kaso, Earth Spirit na ano? Oh! Chen! OG! Yung Chen na yan, hindi na pinipili. Sobrang tangang hero daw niyan eh. Sobrang tagal na rin na tayo nakakita ng ano. Yun o, tanan-tanan. Buti na lang tanga, sabi. Parang buti na lang tanga. Buti na lang tanga. Ah, ako. Alay mo naman. Guys, sabi nila, sobrang trash daw netong hero na to. Hindi na to pinipili. Pero sabi naniniwala nila, ako. Nakayang paganahin. Nakaya pang paganahin. Pero hindi siya gantong lineup. Naiisip ko siya yung penitence. Yung penitence na build. Nakita ko na siya. So, parang lalakas yung damage siya. Bibilis yata. Uh-huh. O, bibilis yata yun. Basta tas right clicker na mabilis yung pero, normal dapat. Standard, ano eh. Standard pick yung Iwan meron ko, dito ah. For Enigma. The life stealer na last pick. So, syempre, ayan, kumpleto na yung draft natin. Ni Notel, sabi niya dito. Syempre. Kaso, bakit niya pinili? Ano meron? Eh, yun ang makakita natin dito sa game number 1. Kung ano nga bang meron dyan sa lineup for OG. Pero bago ko bumiyahe doon. Babiyahe ba ako doon? Babiyahe ka doon. Babiyahe pala ako. Predictions muna sa inyong dalawa. Ang ganda ng pick dito ng Enigma. Ang lakas dito ng Enigma, guys. Miracle. Yung mag... Oh, naku, hindi na ni Miracle to. Lista muna, guys. OG. Game 1, OG. Sabi ko, nakukontrain mo na sarili mo eh. Ikaw, Ate Ish. Saan ka dito based on the draft? Doon na lang ako sa kabila, Enigma na lang ako para magkaiba kami. Ayaw. Kailan pa naging trash ang Chen? Drop. Kailan pa daw naging trash ang Chen? Yun. Yopi. So diba? I think, kompleto na yung diba draft natin dito. Kayo, Yopi, kompleto na yung draft natin dito. OG with their unusual lineup. Tingnan natin kung mapapagana nga ba to ng OG. Or will Team Enigma with their standard lineup, Life Stealer last pick, na alam natin, ginagamit talaga ito ng Enigma even before. Let's see what's gonna happen on this game number 1. But Enigma versus OG, kaabang-abang na match. So guys, stay tuned lang kayo dito. And I think ipapasa na natin to sa ating mga casters. And good luck sa mga nakabet din dito sa ating game number 1. Yo. Let's go, let's go, let's go, guys. Ito na, napakatinding bakbakan na game number 1 nitong ating upper bracket semifinals between Enigma and OG. Grabe naman, nilabas na dito ang pinagbabawal na hero, Chen. Sabi po ng iba, halos lahat na halos karamihan ng mga pro players, trash hero daw itong Chen. Lalo si PPD yata nagsabi noon. Yeah. I mean, tinanong pa isa eh. Hindi po ako yung mismo, hindi po sa akin ang galing yung trash na sa mga hero itong Chen. Sa mga interview ganun. Basta may nagsabi pa po na isa na trash hero daw to. Ngayon, sa ngayong patch. Ewan ko lang guys, hindi po sa akin ang galing. Ang hirap naman kasi talaga eh. Kasi kung pipiliin mo daw daw, mas better kung mag-enchantress ka na lang. Kung dahil sa mga alaga. Kung heal naman, may Guiver ka na lang, ganyan. So, hindi po ako nagsabi nun. Huwag po kayo magkalit sa akin, guys. Ito, pakalala muna natin. For the side of Enigma, Kuroki yung mag-hoodwink dito. Ngayon ko lang sa kanya nakita yan. Mind control sa kanyang Mars, Miracle, Lina, GH, Winter Wyvern, and I Love to Wing sa kanyang Life Stealer. Alright, aside naman na OG, you have No Tail si Chen, Sumil, lalaro niyan si Leshrac, Seb on Axe, Saksa on Dark Willow, and Topzone on Pangolier. Yan. Medyo matagal na rin tayong hindi nakakita ng Chen. Hindi ko lang alam kung kailan yung last na labas na itong Chen na to. Sana si Noxville gising para makita natin, no? Sigurado, sabihin niyo. Yung last played. Oo, kung kailan huling nilaro itong Chen. I mean, ang tagal na talaga kasi hindi pa naman nagbabago yung patch natin eh. And then, kahit sa major, kung napili man siya, for sure, it wasn't good kasi hindi siya nag-stick dito sa mga drafts and picks natin going into the qualifiers din as well. So, yeah, we'll see. Baka may alam si Notel na hindi natin alam, di ba? Kasi guys, talaga naman dapat nilalaro natin kung ano ba yung mga heroes na babagay ngayon, no? Sa Southeast Asia, puro ganun yung hero eh. Ito, at least makakakita tayo ng mga Chen. Nakakita tayo bunalik yung Alchemy. So, naban ngayon sa kanila yan. Na-open yung ibang heroes. So, mga ganun. So, sana makakita pa tayo ng iba na iniisip ko nga mga
yung Enigma. Yan, sana bumalik na rin yung Enigma. Sa ano? Tundra. Antayin mo, kaya lo. Snaking specialty yan. Totoo, totoo. Post-4 na Enigma. Medyo mabagal nga rin din talaga. Pero ito, Thompson versus Miracle. Grabe, si Miracle dito. Hero niya rin talaga to eh. Dine, oh. And sa kalugad, lugi din naman talaga si Pangolier dito. Totoo. Wala siyang magagawa eh. Mm-hmm. So, yeah, kailangan niya talaga. And saka pinili naman nila eh, knowing yung matchup na yan. Siguro kung panty sila kay Thompson na kaya naman dalhin itong game na to. Saka nagiging popular na rin si, ano, eh, si Pangolier. I think recently sa mga picks dahil dun sa... ano ba yun? Inaano niya yung Echo Saber na build yata. Ba't nga ba yung Echo Saber na build pag nagsasbuckle ba lang kay Echo Saber? I mean... O talagang mana regen? Mana regen, no? Hindi kasi yung stats kasi, yung stats ng Echo Saber. Walang yan. Parang yung nangyari kay, ano, kay Spectre, di ba? Kaya ine-Echo Saber dahil dun sa stats ng Echo Saber. Totoo, totoo. Saka yung, siyempre, the more chance, yung marami kang normal, the more chances na mag, ano, mag-proc yung third skill mo. Eh, alam mo naman ang Saber eh. Bad trip yan. Pero sa pro player lang. Uy! Thompson, munti ka na po. Grabe naman nakipaglaro dito kay Miracle. Daming deny. Calculated naman. May fairy fire. May fairy fire. Well, easy tama, lang. Tama. Saka ang sarap lumasit pag ganito yung ano mo. Animation ng normal mo. Nag-iiba, no? Oo. Totoo, totoo. Yan, ano yun? Sige, ikaw lang. Shoutout sa mga tropa natin dyan sa Facebook. Hindi pa nag-share yung iba nakikita ko. Share nyo naman muna yung live stream natin dyan, guys. Madaling araw na. Truly. Ito na yung last game po. Ngayong araw dito ng EU. So, marami na nalaglag, guys. Itong dalawang team, nag-aabang or nag-aabang sa kanila yung Tundra, no? Expected mo ba yun? Liquid Tundra. Hindi ko na-expected na 2-0. Baka mag-game 3 pa. Pero after kasi ng laban ng Liquid kahapon, medyo shaky din talaga yung laruan nila. Hirap na hirap silang maka-close out yung game. And kita mo nga naman kanina, di ba? Panalo na, natalo pa. Yeah. Sana may palitan sila rin susunod. Sino kaya? Hindi, balay mo kasi palit sila ng palit ng players eh, di ba? Di ba? Okay na. Yun yung nangyari sa kanila. Nag-okay na yata eh. Bumalik ulit eh. Pero ang daming in-between na iba-iba lagi yung players nila tapos nagpapalit-palit din ng role yung kasi mga... Kasi nag-break din. Uy, ito na. Ito na yung chain ni Notel. Tingnan natin kung ano ang gagawin nito. Kumukuryente lang pala rito. Ayun. Hinahal yung dalawa. Okay, easy lang. Pinag-untog yung dalawa. Pero pwede pa rin nga. Pero ito siguro yung gusto nila. Ayan o, yung pupush nila siguro yung lane. So they wanna play a faster tempo. Saka Aura, no? Pwede rin mamaya yan. Saksa, tingnan natin dito. I love to Weng. Makapag-first kill ba siya rito? Hindi siya nag-first kill, guys. Tingnan natin. Iikot ba? Hindi. Ito si Seb. Ayan na yung Rage. Ginamit na rito, mga sir. Nagamit din pala siya ng Rage, eh. Dito niya, dinage yung ano kanina. Third skill. First crown. Niisip ko dito, eh. Pero ano kasi to, eh? Axe offlane. So, hindi to yung axe na magpa-farm. Ewan ko lang yung tempo nito. Kung makakasabay. Doon sa Leshrac. Kasi ang ganda din nung ano eh, nung low cooldown spells ng Nigma na pwede rin silang mag-go na mag-go. Yung Leshrac kasi saka yung Axe na lineup. Yung after 10 minutes, at some point magda-die down. Magpa-farman sila ng Blink and then si Leshrac is gonna speed push sa mapa where as a side na ng team Nigma. Wala gaano eh. May setup sila ng ano eh, yung bushwalk. And then kahit si Mars nga, Yules lang pwede na. Hindi na kailangan mag-invest ng Blink. Interesado rin ako dito kung ano ang gagawin dito ng OG. Kung ito bang axe ni Seb, yung dagger blade mail or magiging yung magyayasya pa rin siya. So, yun nga eh. Tingnan natin dito. I love to Weng. Lalaban pero cooldown yung kanyang first kill. Tatamaan siya rito ng first crown. And Delegado. First blood. Makukuha rito and that first blood is brought to you by PhoenixBet.com. Promo code natin Lupon WXC. Pero namatay rin si Thompson sa may gitna na solo kill siya ni Miracle. Welcome back on the mid lane. Truly, truly. I mean, ganun naman talaga eh. Kung mami-minimize naman niya yung casualty niya sa gitna, kung hindi na siya mamamatay, I think sana. Kakayanin naman niya. Pero in terms of farming, lamang pa rin yata si Lina, no? Sa bilis grabe, pa rin siya. Grabe, grabe rito. Level 5 pa lang itong si Thompson. Almost level 7 na yung Lina. Ito kasi yung nakakasabay talaga sa mga mid lane dati ni Thompson. Si Miracle, si Sumail. Sumail nga, binawasan na nga nila. Kinuha na nila eh. Pero si Miracle, guys, no is one, back. Man.
Yan, kayang-kayang pumalag dito. Eh, natindi, matindi. Saka kasi kung titignan mo, yung lineup ng OG, like yung mga supports nila, hindi sila nagro-rotate as much. Diba? So, isipin mo na pwedeng tulungan nila si Topson dun sa gitna. Pero ganyan naman talaga, diba, yung tema ng OG. Hindi mo naman talaga lagi nakikita na nag-snowball si Topson sa gitna. Eh, pang ano yan, pang mga mid-game teamfight talaga yung arangkada niyan. Medyo tangerts din kasi talaga yan, guys. Pag sa, dati, diba? Nakita natin yan, parang Shaggy lagi nahihirapan. Pero, meron silang reliable carry na talaga namang mag-ano. Then, konting item siya lang, sakala siya magagawa ng play, ito si Topson. Pero sa laning talaga, nahihirapan siya dati pa. Tingnan natin guys kung ano mangyayari po dito dahil I think Topson kailangan din niya maging maganda yung start niya rito. Magibigay siya ng space kay kay Sumail eh. Oh. Mahirap naman, pero Miracle, wala siyang pantagal niyan. Natamaan siya ng first round pero hindi siya naman madadive dito na itong si Topson. Miracle, stun will connect on Topson. Another kill ba to? Mas bagal pa pero grabe ka naman Topson doon. Baka gusto mo na yata magpahinga sa TI ha? Swashbuckle pala ba? Ang ganda ng positioning. Ang ganda din kasi ng positioning ni Miracle. Like he went forward. Siguro iniisip niya na pwede mag-go pa or umikot si ano. Uh-huh. Since na-dodge niya kasi. Na-dodge niya yung swashbuckle doon. Mm. Saka ang ganda nung pagkakatama nung light strike array ni Miracle. So, basang-basa niya yung galawan dito ni Topson. Pwede madodge yun eh, di ba? With the gulong, yung Laguna Blade, pag sumakto. O hindi talaga? Pero wala, hindi namatay na eh. Oo nga eh. Akala ko madodge yun at least. Ang tagal kasi ng animation din nun eh, nung gulong na yun Sabi po sa load. Hey, joke lang naman. Eh, alam niyo naman si Top, so marami ng pera yan. So, 100% win rate sa TIA yan eh. Baka gusto lang mag-break, di ba? Yung sinasabi namin na yun, hindi naman trash talk yun. From history yun, ng performance niya. Parang naman di kayo nanonood eh. Dati pa yan, sinasabi rin ng mga English yan guys, medyo mahina siya mag-link. Mm-hmm. Pero na-workout niya na yan eh. Nung mga panahon na wala na rin siya kalaban sa mid. Saka hindi nga eh. Parang hindi na meta nung mid lane yung parang ganun no. Yung nag-i-pick saka hindi mas dumali na nga yung mid ngayon, 'di ba? Maraming teams na nagsasabi na ang dali na lang ng mid ngayon, hindi na like pagalingan, just ang daming rune, pa-farm ka lang kahit lugi sa matchup. Totoo. Dati talaga no, kailangan mo ilabanan yung rune. Wala kang ma-boundary yung... ng 5 minutes. Yung ilalast pick mo, best mid, kaya kang buhatin, yun lang. Yung win condition mo, yung gitna, tas yung mga malastorm, yung mga ganyan, SF, yung maganda. Yung lalamang sa rune din, yung kukuha ng rune. Mm. Kasi doon naman talaga labanan yan, may. Pero yun nga, dahil medyo 50-50 na sa gitna, kailangan lang hindi ka mapatay, pero namamatay din si Topson, guys. 0-2 na po itong Pangolier. Pero ganun pa man, Pangolier. Iikot lang yan, makakagawa na yan ng paraan para maging useful sa may team fight. Diba? Yes. Wala. Bug lang yung double damage. Kailangan guys, din nila ng ano eh. Coordination dito ng OG. Like yung jump in ni Seb, tapos wrap around ni Pangolier. Kasi syempre, alam natin, lean na yan, diba? So kailangan mo mag-penetrate dun sa backlines ng Nygma. And when they have curse, like parang medyo madidisrupt na agad yung gulong ni Topson dun eh. So Seb or maybe itong si Willow, ayan yung dalawang magiging tagahanap dito kay Miracle mamaya. Oh, ay, dito, yaman pa rin naman dito nung dalawang core sa may gilid ng OG at meron na namang stacks kahit hindi Alchemist Seb. Getting this juicy stack na pinrovide sa kanya na itong si Dark Willow, Saksa. Yeah. And ganun din itong Chen. Madalas pinipick mo yan para manalo sa lane eh. Diba? Parang sobrang panalo or yun nga, hindi mahirapan yung core mo rito. Pero ang ganda ng net worth lead dito ng OG ha. Oo, tingnan mo kuya lo. Like in terms of efficiency, mas maganda sila. I guess it kind of makes sense is mas mabilis mag-clear ng wave si Sumail and then si Notail is also farming the jungle. So pwede mo rin sabihin na gitna. Ito na yung curse. Ginamit na dito plus the stun. Topson patay na naman and another kill for Miracle. Killing spree na siya rito, 3-1 and 3-0 itong si Miracle. Yeah, just hindi ata in-expect
ni Topson na level 6 na. Yung Winter Wyvern, he has vision dun sa gitna. Ayan, observe, dire observer words. It's just yun nga, medyo naging maaga yung timing ni GH, kaya hindi niya in-expect. Usually, hindi na siya tatambay dun eh. Tama. Ganun din nung level 6 eh. Okay, going for BKB kagad dito si Miracle. Alam niya kaya sobrang halaga para sa kanya na hindi makontrol or hindi siya ma-stand lang dito ng OG. Positioning, yung kailangan na kailangan niya rito sa Lina. And Lifestealer naman dito ni I Love to Wing, mag-armlet po siya rito. Dagger na, itong axe niya no, Seb. Ito na. Ito na, nakasmoke na nga sila oh. Kasama ito si Sumail. And GX Delgado rito, matatalunan siya rito ni Seb. Blast the Diabolic Eldick, pero mamamatay itong si GX with a Calling Blade. Di Tiffany Dimars, gusto nilang lumaban. Ito na yung arena, ginamit na ka Sumail yung spear, pero ang ganda naman. Nung pa-uwi na ito si Saxa, plus ikot ito si Thompson, give fight. Eh, talaga namang pumapabor sa side ng OG, pero dito na si I Love Duweng Zeb Delegado rito, medyo makunat nga lang. Oh, si Mind Control, konti na lang kanyang buhay dito si Mail. Eto na, sinusunog na Dereso pa Nigma, pero tatali po siya rito. Plus na Laguna Blade, patay ito si Sumail. And bumawi pa yung Nigma ron, kailangan na mag-back out dito ng OG, sumobra sa tapang. Oh, pero hindi. Another call, hinihintay natin dito, Zeb. Ayun lang. Uy, naging Cebu. Guys, si GBB at Thompson, tinamaan ng stun, patay. Double kill para dito kay Miracle. Mega kill on this Lina ni Miracle. Grabe naman yung... Not completely sure what canceled yung blink ni Seb. Pero yeah, that's for sure. I'm being mistaken. Hindi siya Seb. Kundi Seb question mark ang nangyari doon. Ewan ko guys ha, pero gusto pa rin na lumaban dito. Tingnan natin, Miracle. Nako po, na-root po siya rito. Pero Sumail gustong humabol na slow nga lang siya rito ni GH. And hindi makakahabol itong OG. Pero matitipensa naman nila yung tier 1 tower nila dyan. Busy na lang muna. Saka kasi yung sa lineup ng OG, ganito talaga yung gusto nilang momentum eh. Or phase ng game na gusto nilang mabilis, mag-push ng Torre. Kaya ang aga nung group up nila sa gitna. Since na-hit naman ni Seb, yung timing niya with this blink dagger, malaki din yung damage sa Mail. It's just small mistakes na kayang-kayang i-capitalize ng Ligma. So yung na-built up mo, early game laning phase, hindi mo dapat i-throw yan. So kailangan medyo mag-settle tama, or easy tama. Ka lang din sa mga pick-off mo. Minsan niya, pag lamang kayo, parang ayaw niyo nga tumimpite eh. Parang gusto niyo na mag-farman eh, no? Kasi dun oh, na babawi yung kalaban eh. Diba? Kaso siyempre sa lineup dito ng OG guys, wala naman sila dito ng super hard carry eh. So kailangan talaga nilang lumaban din dito. I Love to Wing. Eh, knowing Lifestealer, kaya niya ngat-ngating kahit sino din sa side ng OG. Oo. Yun and lang, they might even find a target na greedy pa si I Love to Wing dito bumalik. Naku po, I Love to Wing, bakit bumalik ka pa? And the call coming from Seb. Last Terrorize, makakagalaw pa ba? Yung Lifestealer mukhang hindi na. And easy kill for the side of OG. Ahabol pa sila dito. Mind control. Pero masyado mabagal ang ikot dito ni Thompson. And I Love to Wing, the greedy moves. I think yung gusto yata gawin ng Nigma doon is i-bait sana. Pero medyo nahuli si ano eh, si Mars. Mas nauna lang ng rotations or yung positioning yung OG. Pero gusto rin yata nila makipag-teamfight dun eh. Nakaready na rin sana si Mars and si Hoodwink dun kanina. Yun nga lang, nauna yata ito, easy yung penitence plus yung si Axe dito. Di ba, naka-shard? Attack speed ang kailangan niya. Sa kanyaman niya, no? Ni No Tail, may mech na. Oh, pero eto na yung Winter's Curse. Sumail Delgado rito, the stun will connect. Pero dahil mabubuhay pa yata. Grabe pati yung mechanism. Pero Sumail still down. And No Tail, aabutan pa ba siya? Mukhang hindi naman na. Pero grabe yung sustain din dun, ha? Kala ka mabubuhay pa. They're going to try again. Nakasmoke sila dito. May mahanap siya. Yun nga lang nagpop. Oo, si No Tail yata ang kanilang matatagpuan. Bushwhack, iniintay natin dito kay Kuroki. Ayan na, tumama na nga po. Eh, No Tail. Ubos pati alaga. Focus lang sa goal, guys. Meron pa nga ano, may barya pa. May barya pa. Pagkakuha ng pick-off. Yes ko. Ipon na naman ulit. 6-0 na. Itong si Miracle, guys. Sobrang init niya rito sa game number 1 natin ng Best of 3 series. And nag-aabang na yung Tundra guys kung sino mananalo rito sa upper bracket finals. Bukas, grabe rin yung mga bakbakan natin sa Chinese region ha. Matindi yun. Ehome versus Nigma. Oo. Bukas po yan. And ito may BKB na. Itong Lina, itong si Miracle. Ooh.
Pero kahit may BKB piercing naman sila eh. So I think you should be fine. It's just positioning pa rin. Oh, mahuhuli na din si I Love the Wing. Tingnan natin ito na. Yung stun, mag-connect. Kailangan ng SNY nitong live stealer para mabuhay siya sa mga ganong combo. And Thompson with a TP. Out! Tugol, tugol. Muntikan na. Pero nakapag-out si Thompson doon. Yeah. Saka lagi nila na sa shotons, ano ha? Si live stealer. Pero nakita ni Seth si GH. Oo, and GH delegado rito, Mako Call. Pwedeng mamatay. Tingnan natin. Uy! Yun lang. Dito mama yung stand dito. Pero GH, yung kanyang Winter Scourge ay mapipilitan siyang gamitin dito at hahabulin pa rin siya ng the rest of OG dahil nandito na si Thompson. Swashbuckle will not connect. TP out the call! Oh! Naabutan pa sa Baikin at Tosan ni Seb. Itong si GH and killing spree on this axe. 6-0 si Miracle, 5-1 itong si Seb. Okay, okay. Looking good for the side of OG. They're getting their momentum. Sa ang ganda ng ginagawa nila, Kuya Lo. Naglalaro sila sa side ng Nygma. And then they keep pressuring si Lifestealer. And knowing Lifestealer, hindi naman siya mabilis mag-farm eh. Tama. Oh, manta na. Itong si, ano, si Seb. Napakayaman. Wow. This is gonna be quite problematic sa side ng Nygma. Kailangan, I think kailangan din yata nila gumawa ng play eh. Hindi pa nila nakukuha yung Tori sa taas para ma-open up din yung mapa. Oh, Dobson. Nagkama ng stun. Ito na rin yung sharpshooter and Kuroki getting that kill dito kay Dobson. May magandang ward sila doon kaya kitang-kita nila yung posisyon. Itong si Pangolier. They're getting really good trades yung Tama. Nygma dito. Pero it doesn't feel like they're pushing anything. Wala eh. Wala silang objective na nakukuha after ng mga kills na ganun eh. Hirap yun eh, no? Yun nga eh. Naku po, na-sandwich pa si Mind Control. Kita pa si Mind Control pero nakapag-blink out. Hahabuli pa rin po siya rito. And yung kanyang ultimate kailangan niyang gamitin dito. And Nautil, gusto niyang patayin. Kaya niya pang patayin itong Chen. Mukhang hindi, may mechanism din. And Mind Control delegado. With that call na itong si Seb, another kutos. Gagamitin, bang! Sebede, sebede! Ang punat mo, naka-vanguard ka ba eh? Ang yaman ni Seb, Diyos ko, Lurds. Grabe. Blink na Hagger Manta style, tapos papashard na rin siya kaya dito. Kaya yung carry dito kahit eh. Na, yun nga eh, kahit na si Sumail, magic damage, meron ka namang axe na pure magda, and physical. Magra-right click para sa inyo. Totoo, oh, totoo. Parang umuwi ko, nakakatakot to ha. Ang dami ng mga nagbago rito sa studio ha. May mga hindi na naka-align na. Ito, Roshan, kinakuha na rito ng OG. Ah, ganito ah. 18 minutes, kaya nila mag-Roshan, guys. Walang rin eh. Hindi rin kayang mag-contest. Free Roshan pa ta to? Unless maka-curse? Oh, may na-call. Guys, 2-man call plus the terrorize. Kuroki is down. Miracle naman dito na-heal. Ito si GH. Ang ganda ng counter niya rito na Winter's Curse. Pero Thompson, makakagulong ba? Oh, grabe naman yung heal. Nakagulong pa nga. Pero naka-BKB si Miracle and Wicked Seek para sa kanya. Yun nga lang. Nalugi na rito ang Nygma, mga sir. Patay ito si Miracle. And kailangan nila magsitakbuhan. Mind Control delegado rito. Inaabangan na naman natin yung blink call na itong si Seb. Pero makakataka siya ito si Mind Control. May iba siyang gustong habulin. Ito si GH ang ahabulin ni Seb. Stun! Bang! Tumama pa nga iyon. Sumaktong sakto lang. And GH, hold embrace. Patagal lang ng bahagya. Pero wala na rin siya magagawa kundi mamatayan ng stoppable para dito kay Seb. And it's time to go, Roshan. Yeah. Nakita mo yung ginagawa nila, Kuelo. Since limited lang yung damage dito ng Nygma. Pero wait lang. May mahuhuli pa rito. Mind Control. Bedlam gagamitin dito. So solo kill nga ba ng core ito si Saxa. And yes! Dominating on this Dark Willow. Wow! Diretso na, Roshan. Easy lemon squeezy. Eh nga, since limited lang yung damage dito ng Nygma na kapag hindi na burst down ng Nygma yung isang hero, nakikita mo yung sustain nila from Chen? And yung kanyang mechanism? Di ba nadederin na nadederin? Damage eh, and si Lifestealer. Lakas naman pala nito eh. Lakas naman pala nito. Kulang na kulang pa eh. Lifestealer kasi yung carry ng ano, ng Nygma. So they lack that extra damage from the carry. Imagine if this was a TB, if this was a Luna, na kayang may metamorphosis or may eclipse na pwedeng ibigay sa teamfight. Baka nag-iba yung tema. But this is a Lifestealer. He needs to play
like ahead with a lot of item. Hindi mo makakayanin yung burst damage dito ng OG. Kukulangin talaga yung Enigma. May call din eh. Oh, live from Twitter, guys. Sabi ni Teams dito, OG in TI form? Oh, yan ah. Mga tweet mix natin yan ah. May mga ano dito. Sabi ng OG mismo, oh my God, Seb. Oh, ayan ha, sabi sa mga Twitter, tinitingnan ko kasi guys. Para naman ini-spoil mo yung sarili mo dyan, Kuya Alo, ha? Easy ka lang. Tinitingnan ko dito kung ano, who is this guy again? Oh, sabi nung iba, sa Chen. Oh, pero ito na yung winter skirt skin namin dito, mga sir. Tinan natin, I love to win delegado, pero nakapag-rage pa naman siya dyan. Pinanggabangga naman ito, Opson. Ito si GH. Naku, si GH siya yata yung delegado rito na out of position na. Ito Winter Wiper, pero Topson tinamahan ng spear. Patay ito si GH, pero Topson nabuhay na rito. Tingnan natin, 2 months down by Miracle SF. Delegado, we can seek para sa kanyang axe, pero mapamatay siya rito. And Miracle, normal lang into the high ground. Yun lang na, yung Seb, so puro root yung tumama rin sa may lina eh. Oh. Ang dami pa rin pala, no, yung life stealer. Rumble miss. Oo. Na ano ko, na yung kay Sumail, yung sa spell ni Sumail, sumabog pa din. And with this, they can just keep going. They have the right heroes, meron silang Leshrac, mabilis sila mag-push. Kita mo naman, no? Kaya ang ganda din ng Leshrac na pwede mo i-flex eh. Offlane, ginagawa siyang offlane. 4 din nakita natin kanina eh. Para siyang ano eh, DP, na kahit na onti lang yung item sa ibang role, makakapag-deal pa rin ng tower damage. Kasi yung usang yung kinukulang eh. Pinapost 5 nga dito yan eh. Yun lang. Pinapost 5 dito eh. Yan ba kaya? Di ba? Ay. Grabe. Maya, looking good. OG, ha? Sa side ng OG. Ang OG rito, guys. Ang bilis nung momentum nila. Like, hindi mo iisipin na may nanalugi si Topson sa gitna. No? It's the axe, the Chen, and the Leshrac that dictate yung momentum ng OG dito. I guess may stacks na rin, so you can count that as well. Mm-hmm. And tatira natin, AK, yung kalamangan dito ng OG. Sep, with the Blink Dagger, Manta, Vanguard, Shard, okay na yan. BKB na lang siguro next na. Uy, nahuli pa rito si Topson. Mahihigot naman yan eh. Siguro dahil we've been seeing na slower pace. Ng, oh, pero wait lang. Oh, na-call. Oh, merong call din race. Sige, tingnan natin. Di ba delikado yan? Ayan na nga, delikado nga ang nangyari dito. And I love doing, pero may terrorist na tumama. Sumail delegado rin dito. Tinamahan siya ng stun. Yun nga lang, sinalo ni Saksa. Ako na lang, huwag siya. Sabi niya rito, and the call on Miracle. Delegado rito yung lina. Oh my God, iniikuta sila ni Seb. Oh, pumasok dito kay Miracle. Itong life stealer and hotel delegado rito. BKB, gagamitin. Mamamatay ba? Si Mind Control yung nauna. Pero si Notel naging kapalit nun. And then, lumabas na ito si I Love to Wang. 2-man stun. Again, no. Isa lang. And Miracle, inikut-ikutan. Sabay kinutusan. Double kill para dito kay Seb. Mind, oh, ito siya. I Love to Wang. May magagawa pa ba siya rito? No, normal. Pero parang naka-clutics, guys. Walang damage itong lifestealer. And Kuroki, nahuli na siya rito. Sumail, susunugin at si Kuroki. Kuroki, mamatay ba si Nord? Mukhang patay na yan. I Love to Wing naman. Next target dito. And mega kill para dito kay Saksa. Ito na yung sharpshooter. Tumama kay Thompson. Pero ginulungan po siya rito. And patay rin itong si Kuroki. Full team wipe in favor of OG. Like that whole team fight, wow. Ang ginawa na lang ni I Love to Win, nag-infest na lang siya doon. That was the highlight of the life stealer. Oh. Doon sa buong engagement na yon. I think medyo nagkamali din yata si GH with his heal. Kasi medyo naging awkward yung position na nag-Nigma eh. Whereas aside ng OG, andito na sila. They love running at heroes. They have Leshrac. And they have the heal from Chen. Kaya malakas yung loob nila. And they have good amount of damage. Kasi kulang pa ng items yung Nigma. Kaya nagagawa nila yung mga gantong klaseng play. Ito na naman, no? Easy predict si Boss Alo. Eh, sabi ko naman sa inyo eh. Upper bracket is 4 bitches nga, sabi nga na Nigma. Saan ka baka maniniwala? Eh, diba niwala ka sa mga player? Diba? Truly. Ay, maniwala eh. Pero, ganun pa man guys, I Love to Win. Gusto ko yung ginagawa niya rito. Pumapasok lang siya sa loob, wala siyang ginagawa. Kumbaga kung ikaw player, hayahay ka lang, panoorin mo lang mga tropa mo, mamatay. Okay na yun. Hindi, ito, nirapas niya ni Scotty. Kulang talaga siya ng damage dito.
So, maganda itong oh, i-item niya. Hindi kasi kaya. Hindi kaya ni Mira. Hindi kaya talaga. The damage, he needs this life stealer to do something as well. Saka ang awkward lagi ng team. Lagi nauunahan din ng OG eh. Uh-huh. Yung initiation. Totoo. I feel like yung ginawa ni GH doon na heal, eh para lang hindi dumire-diretso si Island Twing. Kasi naka-call siya sabay umatrak si Seb eh. So, papunta na yata sa OG si Island Twing doon eh. Pwede rin. Oo nga. Kasi yun nga lang, nandun yung Lesh. Ako, oh, Island Twing. Kailangan niya ipop yung kanyang ultimate. Yung kanyang ano rito, rage dito. And ako, tapingat-tingat na siya. Grabe ako. Din ito si Toxon. Saka kasi, ito yung mahirap sa ano eh. Sa lineup ng Nigma na si Lifestealer, like, he's been getting kited the whole fight. Totoo. Wala siyang ma-hit na hero kasi talagang spear saka stun lang din ni Lina eh. Pero... Huli si Lina, kailangan niya mag-BKB. Hindi nag-BKB si Miracle, pero hindi rin tumama pala. Pero paparating na si... Yun na nga ang basabi sa balita. Hindi nag-BKB si Miracle doon. And Kuroki, delegado rin dito. Tinamaan pa siya ng stun ni Sumail. And naku, nahuli pa si I Love Twing dito. Tunay na tropa. Ayaw niyang... iwanan itong si Miracle, and then ito na yung call. Nandyan na rin yung the rest of OG na gulungan, pero Winter's Curse sumakto pa yata yan, pero hindi, nakapag-rage TP out. Ito si I Love Doing na paskala po siya dyan, the pro player bash. Kung normal na tao ka lang, hindi pagbabashi ni Gaben yun, pero pro player yan. Oh my god, and GH, wow, the monkey business strat. OG walang makakatakas. Gera lang ng gera. Ay, ay, ay. Rax na yata to. First Rax. Unless mag-buyback dito yung Nigma or bibigay na lang nila. Yeah, bibigay na nga lang yata nila. Kulang ng kulang pa eh. Kahit mag-buyback yata sila, medyo mahirap, no? And ito na, may 45 naman sila rito. So at least matatagalan. Makakadepensa pa yata yung Nigma rito, guys. Matatake lang yung third tower. Ewan ko lang kung mag-back na yung OG rito or gusto pa rin na lumaba dahil pa-cooldown na. Yan na nga, yung edict. Itong si Sumail, babasakin talaga nila rito. Pero 9 seconds, mabubuhay yung life stealer. Nakaka-defense pa ba? May tier 2 tower pa sa may taas, pati sa may gitna. So hindi makakadiretso rito ang OG sa mga Rax. Okay na. I think hindi ata kayang i-afford na ibigay ng Nigma yung next Roshan. Kasi mas mahirap para sa kanila na pumatay pa ng hero. They have tons of sustain. Tapos meron ka pang... Aegis and Cheese on top. Naku po, mahihirapan na silang ipanalo pa yung teamfight kung mangyayari yun. So they need to make a smoke play. I don't know, maybe antayin nila. Iwan ko kung aabot pa ba yung item dito ni I Love Twing. Lagi siya namamatay every teamfight. Di na yata iwan ko lang kung aabot pa ba to eh. Kasi kita mo naman yung network niya rito. Grabe. So kasi yung accent yung may niya. Problem din dito. Magkaka-ano na yata, AC na yata itong si Seb eh. They have a damage problem, yung Nigma. Di ko alam kung saan nila kukunin yung damage. But they have a damage pa problem. Napagana pa dito ng ano, ng OG yung Chen. Naramdaman natin may impact din eh. Grabe rin yung heal. Oo. Hindi naman pala nawala eh. Hindi naman pala basta-bas ng hindi na pwedeng gamitin. Pwede pa naman. Oo, Seb! Nagkipaglaro pa rito. And tier 2 tower mabasag, pero gusto na lang unahan. Ito si Sef, mabubuhay pa ba? Makapag-heal pa, pero namatay na. Burst down nila itong Axe. Okay, it's time to go for the side of Nigma. Wala na silang problema rito, wala rin buyback. Ito si Sef, 74 seconds down yan. Pero may terrorize. Naku, I Love Doing. Delegado rito, pero ito na yung arena. Tinamaan na si Mail, kaya ba nila burst down? Ang ganda ng Winter's Curse. Saksa, delegado rito, mamamatay ito si Saksa. Pero I Love Doing, yun naging complete doon. And Thompson, Miracle nila normal dito. Wala na siyang BKB, wala na siyang 4 stop. Ang kailangan niya rito, magdasal at humiling ng Miracle. Yun nga lang, patay po sa dyan. And GH, yung next target, TP out. Bash! Hindi naman, joke lang daw. And naunahan na nila yung Axe dun ha. Pero dalawa pa rin yung patay sa side ng Nigma, dalawang core pa. Yeah, saka at the same time kasi Thompson and Sumail deals damage. True. Yun yung problema eh. Oh, pero si Thompson, tingnan natin dito. Tinamaan. Op. Miracle. Kuroki. Kurabi naman si... Kaya pala, may pauwi pala yun. Kurabi. Hindi ko na alam yung guys kasi wala na nag-chen dito. May ganun pala yun, no?
And then nakikita ko nga din nagpo-proc eh, pero akala ko mamamatay si Yan doon. Pero grabe yung play na ginawa ni Thompson na yun. And everybody else aside ng OG, nakikita natin yung kalakasan ng lineup nila. Na even may ma-pick off na Axe or Leshrac, they have more firepower. Whereas aside ng Nick makaka-pick off sila ng isa, where's the next damage gonna come from? Wala ka ng Laguna, wala ka ng sharpshooter. Ni Hoodwink. Kaya na lang sana bumers down yung kung... Oh, pero Shard, kanina bibigay dito. Ito na yung Japan Strat, guys. Bilog-bilog lang. Kaya ng Japan Strat. Naku, sobrang annoying niya kay Lifestealer, Diyos ko, Lurge. Ay. Mahirap lumaban eh. Paano to? Like wrap around? If they can pick up Chen or Willow sa likod? Hindi ko alam eh. Wala pa rin skadi siya no. Uy. Tapang may ages. Sunod yung Tori. Ang bilis nila. Wala, ang bilis nito. Di pa ka level 25 saka, yan eh. Tinan mo yung... Tinan mo yung Bloodstone charges ni Sumail. Just for Lord, 16 na. 16. Ayun ito, Aghanim Scepter para naman kay Thompson. Oh, pinauwi. Sabay travel in ulit. Ang dami nilang item, Kuya Lo. Lahat kaya sila, nga, tatlo. Pati mga supports. Kulang na kulang yung item dito ni I Love Doing, guys. Mira kayo, parang sabi niya, puta, si Wiha. Nasaan ba si Wiha? Bobo naman ito, mag-carry. Ako na nga. Grabe ka. Joke lang. Ay. Wala, guys. Ang hirap nito para kay Miracle. Sila mag-isa rito yung dumadamage eh. Feeling ko, kalahati ng damage na nagawa ng Nigma, pero si Miracle ang damage dito eh. Sa, yung din kasi, yung difference ng heroes ng dalawang team na si Axe may farming potential, si Leshrac. Si Lifestealer talaga wala eh, saka si Mars. Diba lahat sa side ng OG, kaya mag-farm ng ano eh, mabilis, just the spells na meron sila. And ito na, grabe naman na bash pa! Suswas pa kay Len, mind control delegado rito. Naku, tatamaan siya ng first ground. And ito na yung terrorize, mind control delegado. Pero infest gagamitin sa kanya. Okay, si mind patay control pa patay pa rin. Unstoppable para kay Sumail. Tinamahan pa ng stun. Ito si I Love Doing. At hindi na siya makakagalaw dyan. Another stun will connect. Pero pang ano yan ha? Okay, sa kanya ginamit dito yung Winter's Curse. Pero may heal lang. I Love Doing, patay pa rin. Mind control yung spirit. Hindi na tama kahit nag-BKB siya rito. Eh, kailangan niya ng tumakbo. No! Si GH, mapapabuy back mga sir. And babasag na lang ng Rax itong OG. MKB na itong si Miracle. Pero masusolusyonan na ba nila yung kanilang problema sa damage? Dahil itong OG, magdedere-derecho na sa may top lane. Pwede silang gumawa, Sumail. 19 Bloodstone Charge. Dodrawing na naman siya rito. Bumlinkin. Yung stun. Tinamaan at si Kuroki. Kuroki is down. Master kill pa rito kay Sumail. Na-call pa rito si Mind Control. Ay, mukhang matatay pa kaya rito yung Mars. Tinan natin Sumail. Still alive sa pasimay gitna. Meron pa siyang Age of the Immortal dyan. 2 minutes pa yan. And Mind Control. Dieback na po. Oh my God. OG. Monkey Business Gaming. Yung ginagawa nila rito. Godlike para dito sa Sumail. Si Sumail! Isilang Sumail to. Tumatay pa. Tumatay pa. Hindi OG yan pag hindi dumive. Oop. King to King. Hindi to God. Oo. King is back, guys. Yan yung 5 Jungs dito. Yun yung unang team name nila, di ba? 5 Jungs. 5 Jungs ba? 5 Jungs. Tapos Monkey Business OG. Dede na nga, guys. OG! Yung mananalo rito sa ating game number 1. Sobrang bilis lang ng laban. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. I think hindi nila in-expect yan, yung mga ganyang klaseng galawan ng OG. Kala siguro nila magpa-farm at magpa-farman pa din sila. Kaya, nabigyan sila ng fast tempo. Ayun tuloy. And ito, kasama natin si Casey rito. Pag-usapan natin kung ano nangyari dito sa ating game number 1. No? Chen! Yun lang ang masasabi ko. They make it work. Dun sa ating game number 1, 'di ba? They pull it off. This is the OG na talagang inaabangan natin na kahit na sabi mong, well, merong mga konting doubt kung mapu-pull off ba dahil. Napagana eh.
Pero this is OG at saka gumana, King Sumail is back, sabi nga ni Boss Alo and Ate Ishi. And I think malaking factor din talaga siguro, ewan ko, tatanong sa inyo kung yung laning face ni Seb ay sobrang ganda. Do you agree with me? Dahil doon, nakalamang talaga ng sobra itong OG. Oo. Oh. I mean, nag-adjust naman sila, di ba? Parang Winter Wyvern naman yung sinama nila roon sa may ano, yung life style, pero hindi pa rin kaya yung lane, eh, no? I think, when you pick Axe, lalo na kung nagpamili ka ng life stealer, hindi mo mapapanish yung lane dito ni Axe. Yes, masusustain si life stealer sa isang lane. Like, mabubuhay siya sa lane versus sa Axe. But at the same time, you're not punishing Axe. Kumbaga, you're trying... Nag-pick sila ng life stealer is because gusto nilang mag-survive dun sa lane versus sa Axe. So, hindi nila na-address yung Axe nitong si Seb. Nagawa pa rin niya yung gusto niya kahit na nang agan... First pick to, ah. Yung Axe na to, after nakita na rin nila na siya. Hindi nila, nabigyan ng magandang space si Seb. Nakuha niya yung triangle stacks niya. Hindi nila nagawa yung... Parang nag-i-invade ka ng triangle. Yun na kasi yung meta ngayon na you have to invade yung triangle kapag may mga ganyang klaseng picks ka. And then, nagiging passive nga, hindi mo nga in-invade, pero paano ka mananalo sa farming trade? Yung carry mo, life stealer. Malulugi ka talaga. Feeling ko rin yung dalawang support nila medyo out niya. Yung Hoodwink, parang... Hoodwink at Wyvern, hindi, no? Hindi rin kasi kaya niya mag-contest eh, sa mga... sa may stock talaga eh. And kung Axe ang kalaban mo, yun ang pinaka-problema mo, kailangan masolusyonan. Yung neutral doon, kailangan mong manin yan. Saka, sentry hand, or I kailangan think, talaga. Hindi din talaga nila in-expect yung Chen. Kasi yung Chen yung rason kung bakit ang dami nilang sustain. Like, they have to give all of their spells sa isang hero and para lang makapatay sila ng isa. And then after nun, anong next damage nila? Yun yung kulang eh. So parang sinala lang lahat ng ni Chen yung heal nila, which is hindi in-expect for sure ng Nigma. Tayo din. Hindi naman natin nakikita itong hero. Walang nag-expect. Mga pro player, di ko nga rin na-expect. Kung hindi nga rin nila in-expect na maglalabas yung Chen dito eh, di ba? It's been a while since we've seen a Chen. Sobrang tagal na. Tsaka nakakita tayo Chen na core na before, di ba? Yun na yung nakagisnan natin na meta. Sobrang tagal na rin na ano. Kasi may alternative nga, which is yung Enchantress na ngayon. Parang halos parehas lang ng play. Pero, isa lang yung feeling ko na dapat lagpasan ng Nigma dito for the game number 2 if ever they want to force a game number 3. Yun nga na nabanggit yung dalawa ni at Ishii and ikaw, Bosalo. Yung contest talaga sa OG ng stocks, yun yung parang ano eh, parang yun yung parang strength ng OG. Pagka nagawang na basagin ng Nigma yun, I think ma-force nila into a game number 3. Ito, bibigyan ko yung stats ha. Yep. Sabi rito, come stock by Nigma nung game number 1. Ay, grabe mo sa pa-stats. Isa lang. Mm-hmm. Then, yung come stock ng Chen, dun sa game na yon 14. Nope, total makarami. Ng OG, 28. So, ganun kadami yung na yung comparison, no? Naging stock nung ng OG dun. Sabi nila, 28 come stock by a team before 35 minutes is the 12 most in all games since TI5, sabi ni Knoxville. Sobrang ganun. Dami nila na stacks, yun. Mm-hmm. Diba? And yun naman talaga yung kalakasan ng OG na nabanggit nga natin kanina. So, tingnan natin for the game number 2 kung magiging mag-a-adjust ba yung Nigma with their strategies, yung mga supports, iibahin ba nila. Pero before we take a short break, yan, silipin natin kung sino yung naging MVP dito for this game number 1. I think that's Seb as well. Oh, diba? And ayan, no? Kita wala, naman natin yung ano yung are picture, you offended? Diba? Are you offended? And the classic Seb, nagwawala talaga yung mga talaga, chat kanina. No? Oo, pag nakaka-call si Seb, nagwawala yung mga chats natin. Pero let's see. What's gonna happen for this game number 2? Syempre, Nigma, eh, hindi naman sila uwing luhaan dito, I think, dito sa ating series. Eh, they will put up a good fight dito. And tingnan natin kung mafo-force into a game number 2. Huwag naman sana. Mafo-force into na a game pero bet muna daw tayo. Yeah, pag-bet muna tayo game dito dahil medyo excited. Anong bet natin kanina? Eh, game 2 muna yan. Todo muna yan. Ay, OG tayo. Siyempre. Tumisiro eh. Eh, 2-0 muna. OG muna yan. Tayaan mo. Makakakita kaya tayo ng dalawang 2-0 ngayong series natin. Eh, sinasabi ko na nga sa inyo, ayaw niyo pang maniwala, 2-0 nga yan. 1-6,
20, lagay mo dyan. 1,620. Ay, talagang eksaktong eksakto talaga. 0.50. Exactly. Yung... Pwede ba yun? 0.50? Yung butal. Oo, 0.50. Yan, para sakto lang. 50 cents. Ayan, ayan. 3K. Mambili ng bubble gum yan. Dodoble din yan, no? Ayan na. Pero kung gusto nyo sabayan si Boss Alo sa bets natin. Tayaan na nila. Saan pa ba sila tataya? Feeling ko, ayan, swerte si Boss Alosabets natin. Yerexpert.com, ha? Yep, and syempre, may code tayo dyan upon registration, LuponWXC. So, habol na kayo sa bets natin, and magpo-proceed tayo for the game number 3 ng ating regional qualifiers right after this short break. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS